Hey guys, it's me Yuri and welcome back to my channel. So ayun nga guys, we're back to sa channel ko. And ngayon ang pag-uusapan natin ay all about YouTubing. So ayun, 'di ba? Feeling famous ate mo, kala mo talaga. Pero yun nga guys, ang topic natin ngayon ay 5 reasons bakit mahirap karirin mag-YouTube sa Pilipinas. So ayun, actually, ang daming given reasons bakit ang daming gustong mag-YouTube pero hindi nag-uumpisa, ang daming gustong mag-vlog pero hindi nag-vlog, ang daming possible reasons, ang daming hindrances, and ang daming given reasons na I know naman nakikita nyo, napapansin nyo. And sa part ko, magbibigay lang ako ng 5 na sa tingin ko yung pwedeng reasons bakit hindi kinakarir ng iba na mag-vlog. Or bakit kahit gusto nila, hindi nila ginagawa. So, ayun. Ako, ito yung mga reasons ko kung bakit kinatatamaran ko rin mag-YouTube something. Ganyan. And kung makaka-relate kayo, just don't forget to like this video. So, ayun. Without further ado, let's start. So, ayun guys. For me, number one reason is generic content. So, lalo na mas madami yung babaeng nag-YouTube vlog kesa sa lalaki. And alam naman natin, well, ayokong lahatin, pero most of us girls, ang passion talaga natin ay nasa makeup and fashion. So, syempre, sa YouTube, ang dami nang gumagawa, diba? Ang dami nang nagme-makeup tutorial, makeup reviews, fashion vlogs, or anything, outfit, keme DIY channel din that talks about fashion, talks about makeups, and sobrang generic na. So, parang kung gagawa ka ng makeup review about something or gagawa ka ng product review about sa kakalabas lang na channeling, syempre, di ba, parang ang mangyayari, you'll be afraid to make a review because ang unang mapapansin with that review are those YouTubers na nasa top na, habang yung vlog mo will be on the, you know, on the lowest part of YouTube. Kasi syempre, di ba, once na yung mga sikat na vlogger na yung nag-upload, of course, yung video mo, matatabunan na yon because why watch a video na merong lesser review kung merong mga kilala na gumagawa ng product review. So, it's very mahirap because ang daming gustong mag-vlog. However, sobrang generic na ng mga contents. So, ayun. Let's go to number 2. Ang number 2 ay, if you have a job or work, syempre, diba, pag may job ka, pag may work ka, especially those work na 6 days a week, because I know some na merong 6 days a week kind of job. I know some industry that requires 6 days a week. So, ayun, mahirap nun, especially kung ikaw rin yung ikaw yung nag-edit ng videos mo, ikaw yung nag-upload, ikaw yung nagpa-plan ng videos mo, mahirap yun kasi yung time mo magiging divided. Eh, I mean, yung time mo mag-divide for your career, for your personal life, for your vlogs. Syempre, sobrang hirap nun, diba? Tapos, aminin natin, guys, kapag hindi ka ganun kagaling mag-edit, mas matagal pa yung pag-i-edit mo kaysa sa pag-film mo ng isang vlog. So, it's not very easy. Kaya, ayun. So, number 3, ang number 3 ay, ayun, parang connected din siya kay number 1, which is lahat ng naiisip mong content ay given na sa YouTube. Parang lahat ng naisip mong gawin, may gumawa ng iba. So, the challenge is, ano yung plot na kaya, I mean, ano yung plot twist na kaya mong ibigay sa vlog mo para mapansin, or ano yung uniqueness nung vlog mo para mapansin ng iba. So, ayun, very challenging yun for me, kasi aminado ako, very plain ano ko eh, raw yung mga videos ko, no special edits, no parang, okay, let's say effortless. So, ayun, number 4, yun, madaling mag-isip ng content pero mahirap mag-execute. Aminin mo yan. Lalo pag tinamaan ka ng katamaran,
Like for me, I have a notebook wherein nagpa-plan ako kung ano yung i-vlog ko, ano yung sasabihin ko, ano yung product review, something ganyan. However, pag nag-film na ako, ang hirap i-execute lahat ng plans ko. Parang hindi lahat ng nandun sa journal ko na susunod pag nag-vlog na ako. Like, ano ba? For example, meron na akong script for a vlog. However, pag nag-video na ako, hindi na nasusunod yung script. Sabihin ko na kung ano yung gusto kong sabihin, which is, for me, mas okay. Pero, parang hindi na, basta hindi nasusunod yung flow nung gusto kong mangyari sa vlog ko. So, ayun. So, number 5, for me, hindi pa talaga siya last. Gusto ko lang siya ikat ng 5 lang. Actually, sobrang dami talaga. Pero ito na yung last na nasa list ko. Mabagal na internet. Siyempre, kalaban natin yan, guys. Kapag yung internet connection mo sobrang bagal, yung kahit 7 minutes video lang, kailangan mo mag-spend ng buong gabi para i-upload yung video na yon. So, gustuhin mo man mag-everyday vlog, parang wag na lang kasi i-edit mo pa, mag-upload ka pa. So parang yung vlog mo for today, the following day mo pa ma-upload, which is matatambakan ka lang kasi nga sobrang bagal ng internet, 'di ba? Sa ayaw at sa gusto man natin, kahit sa part ng Pilipinas, ang bagal ng internet, guys. So ayun, 'di ba? So ayun, guys, ayun yung 5 na para sa akin reasons bakit ang daming hindi nagpo-push mag-vlog kahit na gusto nila. Bakit ang daming gustong mag-YouTube pero hindi nila kinakareer. Ayun yung para sa akin 5 basic reasons. And I know sobrang dami pa. Don't forget to comment those below. And babasahin ko siya. I'll try my best na gawa ng part 2 tong video na to. And also, don't forget to subscribe on my channel, like this video, and share. Also, don't forget to tag me kapag shinare mo to. And follow me on my social media account on my Instagram and Twitter. And ayun, guys, I hope na somehow nagustuhan niyo tong video na to. And thank you for watching. Bye-bye po!